Arestadong apat na miyembro ng Ipit Gang na nandurukot sa mga istasyon ng LRT ang kanilang modus, alamin sa frontline report ni Justine Punsalang. Kalaboso ang apat na mga lalaking ito sa magkasunod na operasyon ng Manila Police District. Sila ang tinaguri ang Ipit Gang. Iisa lang ang modus nila. Yan ay manggit-git na mga pasahero ng LRT para dukutan ng cellphone. Nakatanggap daw ng report ang Manila Police District na may nandurukot sa LRT, kaya nag-deploy sila ng mga nakasibilyang pulis. Unang nahuli ang isang magkatandem noong Lunes. Mismo mga pulis pa ang nakakita sa kanila nang subukang biktimahin ang isang Chinese. Sinubukan pang pumalag ng mga sospek. Nung nahuli ito, naglabas pa ito ng patalim, no? Yung nahuli sa kanila, dagdag nilang kaso yon. Bukod dun sa kaso nila na kakaharapin, na TEP, may kaso pa silang BP-06, yung concealing deadly weapon. At the same time, yung kaso pa nila na disobedience. Kinabukasan, March 12, nahuli ang pangalawang tandem matapos biktimahin ang isa pang pasahero. Papunta po ako sa trabaho. Papasok po ako ng train, tapos inipit po ako ng dalawang lalaki. Nung pagsakay ko po, naka-headset po ako. Tapos bigla pong namatay yung headset ko. Yun po pala, nadukutan na ako. Hindi na itinanggi ng mga sospek ang kanilang ginawa. Kailangan din po ng pera, ma'am. Wala na pong trabaho talaga. Inaya niya po ako. Pilitan po na pasama. Dahil? Pambahay po sa bahay. Nangyari lang po talaga, medyo gipit lang talaga, ma'am. Yan lang po ang alam namin na trabaho, ma'am. Humingi lang po kami na sorry. Kaya pasensya lang po. Napagtripan na po. Habang nasa kusuriyan ng mga otoridad, nalaman na dati nang may kaso ng pagnanakaw ang dalawa sa mga sospek. Dito sa LRT UN Avenue Station nangyari ang isa sa mga insidente ng pandurukot. Kasabay ng rush hour at mga nagmamadaling tao, umaatake ang Ipit Gang. Kaya paalala ng Manila Police, mag-ingat at maging mapagmatsyag sa kahinahinalang kilos ng mga makakasabay. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa kongkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.